Good morning mga kapigmates. So may maganda tayong tanong na nabasa dito about sa arthritis. So shoutout nga pala kay Ma'am Mary Rose Rojas. So ito po yung tanong niya. Ano po ang prevention nyo sa arthritis sa biek, sir? Ano ang ginagawa ninyo? Yun, napakagandang. Kung mga ganito ba naman yung mga tanong, yung prevention, hindi yung gamot agad ang itatanong sa akin. Mas gusto kong sagutin yung mga ganito. Kasi ito yung pamamaraan ko mga kapigmates. Puro prevention tayo. Prevent mga kapigmate para hindi magka-arthritis yung mga piglet nyo. So bago ang lahat, gusto ko munang pakita sa inyo kung ano yung arthritis. So ito, yan yung mga bukol-bukol sa paa ng piglet. So halimbawa ito mga tin, mga tulog. So teka, check natin dito ha. Ang arthritis mga kapigmate, gaya dito mga natutulog natin piglet. Ang arthritis ay nakikita dito sa mga siko, tuhod, yan dito, yan, mga namumukol yan. Dyan po nakikita yung mga arthritis. Pag may mga bukol-bukol yung mga piglet nyo, sa ganto, yan, bumubukol siya na mga kapigmate, yun po ay arthritis. Dito naman sa atin, wala tayong nakikita. Sa wala tayong may paliwanag na arthritis dito sa inyo, pero maglalagay naman tayo sa screen natin kung ano yung arthritis. So yung mga piglet natin, malulusog naman. Yan. So wala naman tayo nakikita ang problema or arthritis sa kanila. Yan. Okay? So wala, di ba? So ang arthritis mga kapigmate, ang pagpiprevent ko lang po diyan, unang-una sa mga sugat. Pag nagpuputol ako ng ngipin, ng buntot or ng pusod, yung mga ginagamit ko mga kapigmate, sinusure ko po 'yon na laging mga malilinis, tapos binababad ko muna sa mainit na tubig, tapos bago ko gamitin ay sa maligamgam na tubig naman. So minsan binababad ko sa alcohol pag matagal kong hindi ginagamit mga kapigmate yung nail saka tail saka tooth cutter ng piglet natin bago ko yung gamitin. So matagal na nakababad yun sa alcohol, tapos pag gagamitin ko na day 1 bago ko gamitin, binababad ko sa mainit na tubig, tapos pag gagamitin ko na sa maligamgam na lang mga kapigmate. So ganoon ang ginagawa ko para matanggal yung mga bakterya niya. Arthritis mga kapigmate, nakukuha ng mga piglet sa mga sugat-sugat, yung mga pinagsugatan natin. Halimbawa, nagputol tayo ng ngipin, nagputol tayo ng puntot, doon pumapasok yung mga bakterya na nagiging dahilan ng arthritis. Tapos may isa pa mga kapigmate na ano, di ba yun ang pagpe-prevent ko na, yung sa mga pinagpuputulan natin, yung mga ginagawa natin sugat sa piglet. Ang isa pa mga kapigmate na pagpe-prevention ko, ang ginagawa kong prevention para hindi magka-arthritis yung piglet mga kapigmate, yung tulugan ng mga piglet o yung higaan ng mga piglet kailangan laging tuyo. So laging tuyo yan, hindi dapat laging nababasa. Kung saan naglalagay yung mga piglet, dapat hindi sila nababasa. Tapos mga kapigmate, ang mga piglet po mahina sa lamig. So ang kailangan lang po ng mga piglet natin, hindi nalalamigan or hindi nababasa. So dito din, may kulang lang tayo dito mga kapigmate sa setup natin to. So kung mapapansin nyo yung mga piglet natin, so wala tayong harang dito sa gilid. Kasi nag-aano ako ngayon, sinusubukan ko lang kung makaka-apekto ba sa piglet kung hindi ko sila lagyan ng harang sa palibot ng kulungan. Kasi ang mga piglet mga kapigmate, kasi dapat hindi nalalamigan yan. Para maiwasan natin yung dapuan sila ng sakit at lamigin sila. So dahil umulan na dito, malapit na magtaglamig mga kapigmate, sa madaling araw, napakalamig na. So itong ano na to, dapat to may mga sako. So susubukan ko lang yung bats na to na hindi tayo maglalagay ng mga tarapal or sako na nakaharang dyan sa palibot ng kulungan nila. Yun, subukan natin kung same lang nung mga nasanayan ko ang resulta pag ganun ang ginawa natin. Kasi dagdag trabaho din yun eh. Pero pag ano, okay lang yun mga kapigmate, so hindi na natin talaga lalagyan sa mga susunod na pagpanak natin na lagyan ng harang dito. Maliban na lang kung tag-ulan na talaga. Ayan. Tapos sa gantong kulungan mga kapigmate, sa gantong setup pa. So sa gantong setup na yan, naka-prevention na po tayo para maiwasan yung arthritis mga kapigmate. Kasi itong plastic matting natin, pag nabasa po yan, 30 minutes tuyo na po agad yan. Itong kulungan ng inahin, pag nabasa itong flooring ng inahin na,
Mga 30 minutes tuyo din po agad yan kasi tumatagos lang sa baba yung tubig, mga kapigmate. Yan, kita nyo to. Ito yung mga basa. Yung ihi nila, papansin nyo, di ba? Yan yung mga basa sa ihi nila, yung tubig, ganyan mga kapigmate. Pero kung wala silang plastic mating, mga kapigmate, at ang kulungan nila nasa flooring, mga kapigmate, kunwari dyan lang tulugan nila sa flooring, yan, makikita nyo yan, di ba? Nandyan na lahat ng dumi, mga kapigmate. Nandyan na lahat yung dumi. Kung ang piglet natin ay walang plastic mating, tapos sa flooring sila o sa simento sila natutulog, lahat ng dumi nandyan. So, don't. Napakalapit nila sa sakit na arthritis, mga kapigmate. Kasi lahat ng bakterya dyan, kagaya nito, pinagputulan natin ang buntot, yan, makakapasok dyan ang bakterya. Sa pusod, ganyan, dito sa mga sugat-sugat sa tuhod, mga kapigmate, kung makikita nyo to, saan na ba yun? Mga tulog kasi. Ito, wala sugat sa tuhod eh. Hanap tayo may sugat sa tuhod. Nakalabas bandila. Oh. Nakalabas bandila, hilahin natin. So, hanap tayo na may sugat sa tuhod. Kung wala, asan nyo nakita natin? Tutulog pa. Yan, ito, dito. Ngayon, napapansin yung sugat na yung mga kapigmate. Ito, pag lagi ito nadudumihan, o kagaya nito, kung nari, ganito yung kuluan nyo, nasa flooring lang, lahat ng duming yan, maraming bakterya yan na makakapasok dito sa maliliit na sugat ng piglet. Kagaya niya sa tuhod. Kagaya nito, may sugat to dito. Yan. Ito, mabilis yung papasukan ng mga bakterya na nagiging dahilan ng arthritis. Ito sa mga ganito, ngayon ko lang ito nakita. So mamaya, isprihan ko siya ng Combinex. Yan, para gumaling agad. So, yun mga pigmates, sana gets nyo ako sa pinapaliwanag kong to. Kasi hindi ako magaling magpaliwanag, pero pinipilit ko magpaliwanag sa inyo yung pagpiprevent ko. So, tingnan nyo naman mga kapigmate. Yan. Dumi ng piglet. Yan. Dumi ng piglet. Ihi ng piglet. Ihi ng inahin. O, dumi ng inahin. Nandyan na po lahat sa mga basang yan. Kung wala yung plastic mating niya ng inahin natin at ng mga piglet natin, panigurado dito naglalaro yung mga piglet. Diyan natutulog yung mga piglet. Yun po ang nagiging dahilan ng arthritis ng piglet. So dahil nandito sila sa taas, naka-elevated yung ating kulungan ng inahin sa kapiglet, lahat ng bakterya nasa baba. Kung mayroon man sa taas, mga kapigmate, hindi na ganun karami. So, kaya napakalaking tulong ng ganitong setup natin ng kulungan para makaprevent tayo sa mga sakit na pwedeng dumapo sa piglet natin. Ito mga to, kahit nagbablog tayo, mga tulog lang ang tulog. Ito kahit ilang beses ko na itong ginalaw, yung nakalabas ang dilaw. Bali, wala lang sa kanya. Itong isa, pinaikot-ikot ko na, tulog pa rin. Labo camera ko. Pinaikot-ikot na, tulog pa rin. So, ganyan po yung mga piglet natin pag walang problema. Paikot-ikotin nyo, tulog at tulog pa rin. So, namang isa ay naghahapit, mga kapigmate. So, yung mga may tanong dyan, mga kapigmate, itanong nyo lang yung mga sakit na kung papaano maiwasan, kung papaano i-prevent na huwag mangyari sa mga alaga natin. Pero kung sa mga gamot, mga kapigmate, tanong nyo na lang sa mga technician na kilala nyo. So, sa ano naman mga kapigmate, ako, kahit sa gantong sitwasyon mga kapigmate, may oras pa rin mga kapigmate na tinatamaan ng arthritis din yung piglet ko. Sa ganito, kagaya na karan, may binilag tayo no, na isa sa ating piglet, tinamaan ng arthritis. So, tag-ulan nun mga kapigmate. So, talagang kahit gaano tayo para maiwasan yung sakit na yun, tatamaan tayo. Pero dapat alam din natin kung anong dapat gawin o anong dapat igamot sa piglet na gano'n. So tayo, gumagamit tayo ng gamot ng mga pigmate pag nandyan na. So sabihin natin pag nagka-arthritis na yung piglet natin, doon tayo nagagamot sa piglet. Pero hindi ako nagbibigay ng gamot sa piglet kung wala naman ako nakikita ang sakit. So, sabihin natin yung sakit na arthritis. So, sa gamot na ginagamit ko mga kapigmates, ipapakita ko sa inyo. Meron tayo ditong ginagamit. Kasi ito, libre lang.
Galing po to sa DA Bayawan. So kasi sa DA Bayawan mga kapigmate, pag doon ka nagpapa-AI, may libre ka ng gamot. So ito, sa inyo na lang. Op, malabo. Basta Terramycin LA mga kapigmate. Terramycin LA. So yan, gamit ko sa inahin, gamit ko rin sa piglet. So halimbawa natin, para may idea kayo sa pagbibigay ng gamot. Ito, ito sabihin natin itong piglet natin, nasa 3 to 4 kilo or 3 kilo. Sabihin natin nasa 3 kilo to or wala pa. Sabihin natin ganyan, tansyahan na lang tayo. Tansyahan na lang tayo mga kapigmate. Halimbawa, nasa 3 kilo to mga kapigmate. Ang i-inject natin dito mga kapigmate, 0.3 ml. So 0.3 ml ha. Kasi yung gamot po ngayon mga kapigmate, yung antibiotic po ay kada 10 kilo na bigat ng baboy, 1 ml. So dahil yung piglet natin nasa 3 kilo lang to 2.5 to 3 kilo o mga 4 kilo ganyan, inject lang tayo ng mga point, sa tingin nyo mga 3 kilo, 0.3 ml. So yun lang. So yun ang ginagamot ko. Sa tapos ang pag-inject ko dun mga kapigmate, isang beses lang. Kung mag-inject ako mga kapigmate, so, dito ako nag-i-inject. Dito ako lang sa leeg ako nag-i-inject. So sarap talaga ng tulog nyo kahit ano, uminat-inat pa oh. Uminat-inat pa. So sa leeg ako mga kapigmate nag-i-inject dito sa leeg. Yan. Tapos kung may magtatanong dyan kung uulitin ba yun, ilang beses ba mag-i-inject. Pag nag-inject po ako ng antibiotic mga kapigmate sa piglet, lalo na yung nagka-arthritis, isang beses lang. Saka pag nagka-arthritis nga pala mga kapigmate ang piglet ko, isa o dalawa dyan ang tinamaan ng arthritis. Yung tinamaan lang po ng arthritis ang ini-injectan ko, hindi po lahat ng piglet. Sa totoo lang mga kapigmate, ang gusto ko dito sa mga piglet na to, hanggang sa magwalay ako, hindi ko sila nabibigyan ng antibiotic. Mas okay yun sa akin kaysa yung matantad sila ng gamot. Kahit nagwalay ako mga kapigmate, hindi po ako nagbibigay ng antibiotic sa piglet. Ang mga gamot ko lang na naibibigay sa piglet or vitamins, day 3 mga kapigmate, iron, day 10, Bexan SP, day 14, iron, day 25, iron, day 21, PESBAC, yung anti-hag cholera natin. Tapos, pag nagwalay, bago ako magwalay mga kapigmate, kunwari, sa mismong araw kasi kung magwalay ako dito, 28 days mga kapigmate, ang pinakawalay ko dito. Sa 28 days mga kapigmate, pag nagwalay ako, sabay na ng purga. So, ang gamit kong pang purga mga kapigmate ay ivermectin. So, ivermectin injectable mga kapigmate ha. So, ganun din to. Check natin yung dosage. So, ito, ivermectin. So, tingnan nyo na lang yung dosage, mga kapigmate. Yan. Kasi ang ini-inject ko nito, pag sa ivermectin, mga kapigmate, kahit gano'ng kalaki yung piglet, basta bagong walay, 0.5 ml. So, mayroon siyang description, mga kapigmate. Pero, yun na lang ginagawa ko para pantay-pantay sila. Kahit hindi pantay-pantay yung laki, yung bigay ko ng gamot, o pampurga, isa na. So, wala naman diferensya ako nakikita dun eh. So, yun lang ang vlog natin ngayong araw na ito mga kapigmate. Hop. Ha? So, yun lang mga kapigmate. Good morning. So, sarap-sarap pa rin ang tulog ng piglet natin talaga naman, no? Pag ganito ba naman lagi, kahit nagbablog ako, yung hindi sila nabubulabog. Diba? Hindi sila nabubulabog, ini-snab lang nila ako. Hmm? Ito, pumesto pa, naging may lera pa, oh. So, ito, yan, may sugat sa ano. Ito ba yung inispray natin kahapon? Nahanap ko yung inispray. Ayun pala yung inispray natin kahapon na ang Convinex. So, yun. So, yun lang mga kapig. Good morning mga kapigmate. So, maaga pa. Alas 11 pa lang ng umaga. So, good morning sa inyo mga kapigmate. Ang vlog lang natin about sa arthritis. Paano may iwasan ang arthritis at paano gamutin. So, yun lang. Good morning.